Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon nang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisan ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father Dan Magnangan at yung kanyang mga kasama din na siyang magdala po ng replika ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon ay Huwebes ng ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong isama sa ating misa ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Ukraine at Sudan. At idagdag rin natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal na Translasyon Arkham Roadmap. Mga kapatid, si San Pablo at ang kanyang mga kasama ay nagpalaganap ng Ebanghelyo sa iba't ibang dako ng Gresya gaya ng Korinto at iba pa upang maipayag na ang Panginoong Hesus ay siya ang Mesiyas o ang Kristo. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Juan, tayo po ay pinalahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga apostol na sa saglit o sa sandali lamang siya may mawala ay babalik din upang ang ating kalungkutan at hapis sa buhay sa pamamagitan ng kawalan ng karanasan ng Diyos na parang napalayo sa atin ay siyang babalik sa buhay natin na maghatid ng sigla, kagalakan at saysay ng buhay. Tayo pong minsan ay hindi na nakadama ng presensya ng Diyos o dili kaya parang siya'y napakalayo sa ating buhay. At dahil dito, tayo, dahil sa ating karupukan at kahinaan ay nagkasala. Kaya minin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan.
ipagkalubong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat ang pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sila, Sinas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa Hintil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo, na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan, ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Mag-aingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang poong ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo'y di ko inulila, pabalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito po'y huling linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na ating pagdiriwang, sapagkat sa susunod na linggo ay solemnidad na ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya po ang ating mga pagbasa ngayon ay patungkol una sa lahat ng mga huling salita o habili ng Panginoon sa kanyang mga alagad na punong-puno ng hapis at kalungkutan dahil nung matapos silang kumain, sinabi ng Panginoon na siya ay dakpin, patayin, pero sa pangatlong araw, siya ay mabuhay muli. Dito po sa kontekstong ito, ay dapat na po natin tingnan kung ang Mesiyas na inasahan ng lahat ng tao na pangako ng Diyos na si Yahweh na siya ay darating. Ngunit dumating nga pero hindi naman tinatanggap. At dahil dito, dadaan siya sa paghihirap, ang kanyang paghihirap ay upang tayo tubusin. Pero siyempre nariyan yung kalungkutan. Di ba alam po natin, pag ang ating pagdama at pagpuwinta ng panahon ay depende sa ating emosyon. Kapag ka kalungkutan, napakahaba. Maski lang parang ang ilang minuto naging oras at ang oras parang ilang araw na dahil sa lungkot. Kapag masaya naman tayo, parang walang oras dahil sa dinadama nating kagalakan. Dito natin tingnan ang una sa lahat, ang kalungkutan dahil hindi tinanggap ang Mesiyas nga napahayag ngayon sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 18:1 hanggang 8, na si San Pablo nagpunta doon sa Macedonia hanggang sa Corinto, at una sa lahat ay nagdala siya ng mensahe sa mga Hudyo, pero hindi pa rin sila nananalig at nampalataya sa ating Panginoon. Kaya sinabi niya, "Kayo nang bahala dyan. Ang sasagot sa kasalanan ginawa nyo, ipahayag ko na ang Ebanghelyo sa mga hintel." Mga hintel, ibig sabihin, mga Grigo at iba pa mga tao na hindi Hudyo. Dahil
hindi tinatanggap ang Mesiyas. Itong kawalan ng pagtanggap ng Mesiyas ay ang kawalan din ng pagkilala ng Panginoong nagliligtas na pinapahayag ayon pa sa Salmo 97 natin ngayon. Pero sa lahat rin ng mga tumatanggap sa Kanya, mayroon pa rin kalungkutan sapagkat sinabi ng ating Panginoon na siya nga ay dakpin, patayin, pero huwag silang mag-alala, babalik siya. Kaya dito po natin tingnan natin ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, Versikulo 16 hanggang 20. Sinabi ng ating Panginoon sa Versikulo 16, Kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Juan, kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Hindi ito maintindihan, hindi ito manawaan ng mga Hudyo. Kapag tingnan po natin ang orihinal na pagkasulat dito sa Koineo na Griego, ang Versikulo 16 ay dalawang salita po ang ginagamit ng makita. Ang una, yung sinasabi, hindi nyo makikita, ang ginagamit po na salita ay theoriti. Theoriti, parang hindi masilayan. Ibig sabihin, parang napakalayo, parang hindi natin masilayan ng tunay ang Panginoon. Theoriti. Ang pangalawang salita na makita na ginagamit ay ang salitang opsisti. Ang opsisti, ibig sabihin, makikita na, hayag na. Kasi parehas na salita ang ginagamit dito sa ating lingwahe, makita. Pero sa orihinal na pagkasulat, ibig sabihin, noong napakatindi ang pinagdaanan ng mga apostol, noong damang-dama nila sa kanilang sarili na paano na iwanan sila ng Panginoon? Napakasakit kaya? Damang-dama nila ang kalungkutan. At dahil kalungkutan, napakahaba ang panahon kahit maiksi lang. Kaya ang sinabi ng Panginoon, kung ating isalin po sa ating lingwahe, huwag kayong mag-alala. Parang kaunting panahon lang, nawala ako. Pero babalik naman ako sa inyo at ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kuminsan sa buhay natin, kapag ka napakabigat na problema sa buhay, parang napakahaba at napakahirap ang bawat yugto, ang bawat segundo ay naging minuto, ang minuto naging oras, ang oras naging araw, at ang araw parang naging taon. Ganon kabigat ang ating dinadama. Alalahanin natin ang ating mga apostol na ngayon kausap ng ating Panginoon, ay hindi naman sila mga taong sinasabing may mataas na academic achievement at natatapos sa kanilang pag-aaral. Mga simple lang sila na mangingisda at iba pang tagapagsingil ng buwis at iba pa. At ngayon, mawala na sa kanila. Si Jesus na kanilang tinatanggap na Mesiyas. Mesiyas ay mula sa salitang Hebreo, Misaya, pinadala o hinirang ng Diyos para sa katubusan. O sa Griego, Christos, ibig sabihin, nalagyan ng langis dahil hinirang na magiging tagapagligtas. At ngayon ito'y mawala na sa kanila. Yung kanilang mga tinitingnan sa buhay na darating ang tagapagligtas gaya ni Haring David, darating ang isang namumuno na kung saan ilayo sila sa panakop ng Roman Empire, darating ang tagapagligtas na magbigay ng kagalakan ng buhay. At ngayon sinabi ng Panginoon, kunting panahon na lang, hindi niyo ako makikita. Kaya ang ibig sabihin dito, kaunting panahon lang,
At tama naman kunting panahon lang sapagkat siya, nang siya'y pinatay sa cross, siya sa tatlong araw lang, siya'y nabuhay muli. At ang kanyang pagkabuhay muli ay magbibigay ng tunay na kagalakan na ang buhay natin na nagdepende sa ating mga pag-iisip at sa ating mga dinadama ay dapat tingnan natin sa ibang pagtingin sa buhay. Tingnan po natin ang buhay natin na nariyan ang Diyos. Nariyan ang ating pong Hesus na sarili sapagkat kung nariyan siya, hitik na hitik, punong-puno ang ating dibdib. Ang ating mga kagalakan ay hindi magmamaliw sapagkat nariyan siya, buhay siya. Damang-dama natin siya. Ang presensya niya'y nagbibigay ng saysay, nagbibigay ng kabuluhan. At dito mismo sa ating banal na misa, sa ating Eucharistia, pag kayo'y tumatanggap sa katawan ni Kristo at sabihin, katawan ni Kristo at sabihin nating amen, presensya ng Panginoong Hesus, presensya ng ating tagapagligtas, presensya ng ating manubos ang siyang ating tinatanggap. Kaya damhin natin ang kagalakan na hindi siya na pakalayo sa buhay. Kasi ito yung ating ebanghelyo ngayon ay ang tinatawag na ang ating dinadama sa kalagitnaan ng buhay. Dahil dumating noon ang ating Panginoon, pagkatapos parang malayo na siya dahil umakyat sa langit, naiwan tayo dito, pero hindi naman tayo naiiwan na nangulila. Sapagkat ang kanyang Espiritu Santo, sapagkat ang diwa ng Diyos ay narito at dahil narito damang-dama, dapat natin siya presente ang Diyos, nagnanahan ang Diyos, kapiling natin ang Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ay tunay na Emmanuel. Na ayon pa ni Propeta Isaiah, Isaiah kapitulo 7, verso 14, Emmanuel, Diyos na kapiling natin. Mga kapatid ko, kapiling niyo ba lagi ang Panginoong Hesus Nazareno? Naging personal niyo ba na kaibigan na damang-dama ninyo hindi lang sa pagpasok ito sa loob ng ating Basilica Minor ng Quiapo, bagkus araw-araw, 24 oras at 7 araw, damang-dama natin siya na kapiling natin, damang-dama natin siya na kasama natin sapagkat hindi tayo iiwanan niya sapagkat nariyan lang siya sapagkat ang kanyang pag-ibig ay dakila at dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin po natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa panghuhulinya at dalamhati naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimigati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan
ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng mahabag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hiling namin ito sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kaparihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan ang ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ng anak mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa ngumpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ni Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lumo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo kami panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkalaban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubukan sa bibig bago manisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna tayo, pakinggan po natin si Father Dan. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Nais ko pong magpasalamat unang-una po sa lahat sa ating pong rektor at kura paroko ng Basilica Minore ng Itim na Nazareno ng Quiapo kay Reverend Father Rufino Junsescon Jr. sa pagpapaunlad sa ating kanya pong pagpayag na ating pong mahiram ang replika ng Jesus Nazareno ng Quiapo sa ating pong parokya. No, para po doon po sa ating po mga regular mass goers, no, kami po ay galing pa po sa Pila-Pila Binangonan. Kasama ko po ang mga parishioners po ng Nuestra Señora de los Angeles Parish ng Pila-Pila Binangonan Rizal. At kami po ay lubos na nagagalak sa pagkakataon na muli po naming mahiram at kami ay muling dalawin ng Jesus Nazareno ng Quiapo. Tunay nga po na ito po ay isang pagpapala para sa aming parokya at para sa mga parishioners nito para sa patuloy na pagpapalaganap at pagpapalalim at pagpapayaman pa ng ating pananampalataya. Kaya nais ko pong pasalamat sa Basilica Minore ng Quiapo sa pagpayag po na aming pong mahiram ang replika ng Jesus Itim na Nazareno ng Quiapo. Gayun na rin naman po kay Father Paul po na ating pong punong tagapagdiwang na pumayag po na makikonselebrate po ako sa ating pong banal na misa. Kaya po muli, maraming salamat po at isang mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming pong salamat, Father Dan. Pagsitay na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kaya narito sa loob at sa labas ng labanan, kami ng Sarino, kami na ugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggay ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. At salamat kay Padre Dan Magdangan, pakamati si Padre Dan Magdangan at yung kanyang mga parishioners at mga kaibigan na narito po. Naway ang pong Jesus Nazareno ay magpapala sa inyo lagi. Pabaon po sa misang ito. Kung ang Diyos ay nasa loob ng ating puso at dinadama natin ang kanyang presensya ng buong saysay, ang liwanag, ang kagalakan ay sumasa atin lagi. Kaya natin ang lahat sapagkat sagot tayo ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan mo natin ang ating poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang baspas. Dalawa po kami ni Father Dan magbabaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, hagmos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahin, mga dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng bisyon nito na may malalang pangakunan sa minyag na ikaw ay naiibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayan kayo pa ang pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Padre Jesús Nazareno.
sinasamba ka namin. Pinipinturo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.